Hey guys, magkakalas tayo ngayon ng ano ng baro sensor. Now, itong sensor na to kapag na madumi na or hindi na makadetect masyado ng ambient pressure sa intake manifold or around the intake manifold, pwede ka magkaroon ng check engine. Very simple lang to, itong paglinis na to. Actually, nagawa ko na siya a few weeks ago. Papakita ko lang sa inyo. So this is the 4JJ1 Isuzu D-Max engine. Ngayon, ito yung baro na to. Or baro sensor. This one. Ginagawa niyan is minimeasure niya yung temperature, yung pressure sa paligid or around nung intake manifold. Ang reason yan, kapag on a high altitude or low altitude, yung hangin kasi numinipis or kumakapal depende sa altitude ng location mo. So kapag manipis, yung nade-detect niya, yung maapektuhan dyan is yung intake. Yung intake air na pumapasok is medyo dadamihan niya para hindi siya mabitin sa hangin. So, kakalasin natin yan. And since super dali yan, kakalasin na rin natin itong crankshaft sensor. Ayan. Ang crankshaft sensor is ito. Oops. This is the crankshaft sensor. Madali lang kalasin yan. All you need is size 10 na wrench para matanggal siya. Alright. Natanggal na natin yung ating baro sensor. Mapapansin niyo sa 4JJ1, ganitong type lang siya. Parang mayroon siyang nipple dyan na maliit and then butas sa dulo. Sa ibang sasakyan, makikita pa rin siya kasi parati sa ano, sa paligid na intake manifold. So, sa ibang sasakyan, meron pa tong hose na mahaba. And then, magtataka kayo bakit, kung saan nakakonek yun. Walang connection yung dulo nun. Kasi yun yung nagsisend ng, or dun siya nakakasense nung pressure paligid ng, or pressure paligid ng intake manifold. The other one, this one, is the crankshaft sensor. Since madali lang siyang baklasin, binaklas na lang din natin para malinisan, para isang baklasan na lang din siya since madali lang. So ito lang yung mga madadali niyong maintenance na pwede niyong gawin. Going back nga pala dito sa baro, kapag ito napabayaan ninyo, magkakaroon kayo ng check engine kapag napasok ng dumi yan. Nakalimutan ko na error code, but mag-check engine ka regarding baro sensor. Kapag ganun, first yung gagawin is linisan lang to, and 90% of the time nawawala na yung check engine. So there, and again, lilinisin siya natin siya with our cheap cleaner, WD-40 contact cleaner, fast drying, importante yan basta electricals. So tabi lang muna natin to. So pag binugahan natin siya, yung paligid, especially yung loob. Yan. So there. Papansin nyo, quick dry talaga siya. Natutuyo kagad yung maninipis na bugas sa labas. Taktakin nyo lang para huwag nyo i-smash ha, sa air lang. Shake nyo lang siya para lumabas yung pumasok dyan. So, okay na to. Malinis na yan. Ganun lang siya kadali. Next one is yung crankshaft sensor natin. This one, may oil yan. Normal yan kasi nasa loob ng engine itong part na to. And careful lang ito, hindi naman naaalis tong part na to, but it's the seal para hindi sumingaw yung
oil from your engine. So simple lang din ang paglinis, buga-buga lang din outside. There. Huwag mo tipirin yan kapag gano'y ang lilinis mo. Just spray in there. Get in there as much as you could. There. Nalinis na yan. So, ang gagawin natin, tutok mo lang natin sa electric fan para mabilis matuyo. Pero since quick drying naman to, 99% yan tuyo na. Yung nasa loob lang niya ng mga singit-singit, medyo naiwan pang basa. Okay. Alright. Now, ngayon, nalinis na natin to. Kakabit na natin siya. Ganun lang siya kasimple. Tanggalin, linisin, and then ikabit. Kung paano mo lang din siya tinanggal, ganun mo rin siya ikakabit, syempre. So, mabilis lang. Okay siya linisin once in a while, like mga once a month or kailan mo masipagan. Pwede rin kung kailan lumabas na yung check engine, para hindi rin hassle sa'yo kung busy kang tao. Pero it works 90% of the time kapag baro sensor ang, or baro ang binabato niyang issue, is baro sensor lang yung marumi. So, kabit na natin. As an added bonus, no, na ito, or pwede nyo rin gawin, lagyan nyo ng dielectric grease ito, itong terminal na to, or yung slot na to, para hindi kahit mabasa siya, maging waterproof. Para malaman ninyo kung ano yung dielectric na sinasabi ko, check nyo lang yung link dyan sa taas. Click nyo lang yun, tinakil ko na siya last time na sa vlog natin. So, okay, proceed na tayo ikabit. Okay, let's test it out. Tingnan natin kung may check engine. It's so darn hot talaga, no? So, let's check it out. Yeah boy, walang check engine, success. So there you have it guys, ganun lang siya kasimple linisin. It's a DIY, para kung magkaroon kayo ng problema in the future regarding baro. So that's how you clean it lang, very easy. Easy as 1, 2, 3. So hit the like button guys, and please subscribe para masundan pa uli natin itong mga ganitong klaseng video. Thanks for watching guys, bye.